Maganda kaya niya. Tandaan mo yan. Wika ni Jacob habang inahaplos nito ang mukha ng dalaga sa pamamagitan ng dulo ng kanyang daliri. Dama ni Yangyang ang lamig ng kamay ni Jacob dahil katatapos lamang nitong maligo. Matapos haplosin ang kanang bahaging mukha ni Yangyang, ay hinawi naman. Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Junyo, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Sa nakaraang kabanata, mas pinili ni Jacob na manatiling lihim ang kanyang katauhan sa kabila ng panggugulo ng kanyang tiyo Seryo. Nang dahil din dito ay napagtanto ni Yangyang na walang espesyal na namamagitan sa kanila ng kanyang amo. Umiwas ito at lumayo na ng tuluyan ang loob kay Jacob. Hindi ito alintana ni Jacob noong una. Ngunit dahil sa kilos ni Yangyang, hindi naglaon ay napansin niya na nito at nagtaka. Isang gabi matapos ihatid ni Yangyang ang hapunan ni Jacob sa kanyang silid, ay may nakita si Yangyang na magazine. Naglalaman ito ng mga babaeng may magandang mukha. At nang dahil doon, ay nakaramdam si Yangyang ng inggit. Nakita naman ni Jacob kung gaano namangha ang dalaga. Kaya naman isang tanong ang binitawan ni Jacob na maaaring makakapagpapabago sa buhay ni Yangyang. Tatanggapin kaya niya ang alok ng binata? O mananatili sa kanyang pangit na mukha? Tunghayan ang pang-anim na kabanata. Natulala si Yangyang at hindi alam kung anong isasagot kay Jacob. Uulitin ko. Kaya kong gawing posible ang pangarap mo. Isang oo mo lang at mabilis kong tutuparin ang pangarap mo. Sambit ni Jacob. Unti-unti pa itong lumapit kay Yangyang at hinaplos ang kanang bahagi ng mukha ng dalaga. Ang bahaging nagpapakita kung gaano kaganda ang mukha ng dalaga. Ang mukhang sana ay makakapagsabi ng kaniyang pagkakakilanlan. Maganda ka, Yangyang. Tatandaan mo yan. Wika ni Jacob habang hinahaplos nito ang mukha ng dalaga sa pamamagitan ng dulo ng kanyang daliri. Dama ni Yangyang ang lamig ng kamay ni Jacob dahil kakatapos lamang nitong maligo. Matapos haplosin ang kanang bahagi ng mukha ni Yangyang, ay hinawi naman ito ang buhok na nakalaylay sa kaliwang bahagi ng mukha ng dalaga. At palagi mong tatandaan, hindi ang mukhang ito ang magdidikta ng iyong kapalaran. Mabuti kang tao, Yangyang. Kaya sino ako para ipagkait ko ang pangarap mong kaya kong tuparin sa lalong madaling panahon? Inangat pa bahagyan ni Jacob ang ulo ni Yangyang at tinitigan ang mga mata ng dalaga. Nakakatunaw ang mga titig ni Jacob, kaya nanlambot ang tuhod ng dalaga at hindi na nakapagsalita. Unti-unting inilapit ni Jacob ang kanyang mukha kay Yangyang. Magtatagpo na sana ang kanilang mga labi nang biglang may kumatok sa pinto. Sir! Sir Jacob! Hiyaw ni Lando mula sa labas matapos kumatok. Nang dahil kay Lando ay nahinto si Jacob at napapikit na lang sa inis. Umatras naman bigla si Yangyang at namula na tila kamatis. Sige, pakisabi, hintayin na lang ako sa labas. Utos si Jacob. Sa muling pagmulat ni Jacob ay nakita na niyang nakalayo na sa kanyang dalaga at nakatungo. Yangyang? Wika ni Jacob. Sir, aalis na po ako. Sambit ni Yangyang at naglakad ng matulin patungo sa pinto. Stop. Mamaya ka na lumabas. Paniguradong hindi pa nakakababa ng hagdan si Lando. Baka makita ka pa niyang palabas sa kwarto ko. Wika ni Jacob. Nang dahil sa sinabi ni Jacob, ay muling nadurog ang puso ni Yangyang. Sa pangalawang pagkakataon, dito niya naramdaman na ikinahihiya siya siguro ni Jacob. Ngunit sa kabilang banda ay nagtataka ito sa mga nangyari kanina. Nagulo na naman ang isipan ni Yangyang. Hanggang sa sumagi rin sa kanyang isipan na baka pinaglalaroan lang ni Jacob ang kanyang damdamin.
Nakatayo lang si Yang Yang at hindi na gumalaw sa kanyang kinatatayuan habang iniisip ang mga ito. Nabalot ang katahimikan ng kwarto. Tinuyo na ni Jacob ang kanyang buhok at naupo sa side table kung saan nakapatong ang kanyang hapunan. Tumikim ang binata upang mabasag ang katahimikan. Anong sagot mo sa tanong ko? Pumapayag ka na ba na magpa-plastic? Hindi. Maikling tugon ng dalaga. Mauna na po ako, sir. Malalim ng gabi, uuwi na po ako sa amin. Sige, gusto mo bang ipahatid? Muling pinutol ni Yang Yang ang pagsasalita ni Jacob at sumagot kahit hindi pa tapos ang sinasabi ng binata. Hindi na po. Kaya ko na po ang sarili ko. Sambit nito at dumiretso palabas ng pinto. Nang dahil dito ay lalong nabahala si Jacob sa kilos ni Yang Yang. Ano bang nangyayari sa kanya? Nagtataka nitong sabi sa kanyang sarili habang pinapanood ang pagsara ng pinto. Nang gabi ding yun ay hinarap ni Jacob si Troy. Doon ay pinagplanuhan nila ang pagpapakilala ni Troy sa mga tao ng hasyenda. Fiesta muli ng hasyenda. Nagulat ang lahat dahil may imbitasyong dumating sa bawat mamamayan ng nasabing lugar. Nasabik ang lahat sa munting patimpalak na ihanda ng bagong may-ari. Naho, Yang Yang, siguradong magugustuhan ng lahat ang mga niluto mo. Nasasabik na sabi ni Manang Tere habang nagsasandok sa bandihadong kaldero. Naho, Manang, hindi naman po. Sinunod ko lang po lahat ng sinabi niyong gawin ko. Nahihiyang sabi ni Yang Yang. Ay nako, kahit na. Hulog ka talaga ng langit. Dahil isang magaling na kusinera ang kasama ko. Dahil kung hindi, ay nako, wala akong maaasahan sa mga kasama natin. Daing naman ang matanda. O siya, umuwi ka na. Hindi ba't susundin mo pa ang Nanay Rosa mo? Sigurado po kayo, Manang? Pwede ko naman pong ipasabay kay Dana si Nanay. Nakakahiya po kasi. Marami pa po atang gagawin eh. Sambit ng dalaga. Ay naku, bata ka. Nakatira ka dito sa hasyenda. Kaya dapat lang na isa ka sa maging panauhin ngayong gabi. Nakakahiya nga dahil dapat hindi ka na tumulong dito sa pagluluto. Pilit na sabi ni Manang Tere. Hindi na nakipagtalo si Yang Yang at nagpaalam na itong umuwi. Tulad ng iba pang mamamaya ng hasyenda, nasasabik din si Nanay Rosa dahil magpapakilala na rin sa wakas ang bagong may-ari ng hasyenda. Bagamat maraming paninira ang ginawa ni Serio sa bagong may-ari, kitang-kita naman nila ang malaking pagbabago ng kanilang lugar. Dumami ang trabaho at mas naging magaan ang kanilang buhay. Marami na rin silang natatanggap na benepisyo na pinagkait noon ng dating may-ari na si Serio. Naglakad-lakad pang mag-ina papuntang plaza. Doon gaganapin ang munting patimpalak ng bagong may-ari. Alam mo ba anak, noong sina Don Julio pang nagmamay-ari nitong hasyenda, ganito rin kasigla ang lahat. Isa kasi siyang makataong tao at pantay-pantay ang tingin niya sa lahat. Kung minsan pa nga'y tumutulong siya sa pagsasaka at pagtatanim. Madalas din siyang makita sa kalsada ng hasyenda dahil nakikihalubilo siya sa mga tao. Kitang-kita sa mukha ng matanda ang saya. Ganun po ba, Nay? Malay niyo po, si Sir ganun din. Sa mansyon po kasi, mabait talaga siya sa aming lahat. Kaya nga po nabibigyan ko ng kulay ang lahat halos ng kilos niya, hindi ba? Pabirong tugon ni Yang Yang. Ngunit sa loob-loob ni Yang Yang ay malaki pa rin ang inis nito sa kanyang amo. Hindi pa rin kasi huminto si Jacob sa pagiging maginoo sa dalaga at pilit na nagbubukas ng mapag-uusapan tuwing dadalhan niya ito ng hapunan. Subalit si Yang Yang na mismo ang umiiwas at lumalayo sa kanyang amo. Tunay mang mabait si Jacob ay si Yang Yang na lang ang umiwas upang hindi pa lumalim ang kanyang sama ng loob. Marami ng tao sa plaza nang dumating si na Yang Yang. May kanya-kanyang naka-assign na lamesa ang bawat tao at magkatabi si na Yang Yang at pamilya ni Dana. May munting palabas na inihandang may-ari. Aliw na aliw ang lahat. Iaanunsyo ring may sayawang gaganapin matapos ng hapunan.
Let's welcome ang ating napakakisig, maginoo at sobrang bait na si Mr. Troy Romero. Sambit ng MC at nagpalakpakan na ang lahat. Manghang-mangha ang lahat sa kakisigan ni Troy. Nagulat din ang lahat dahil sa napakabatang edad ay nakuha nitong bilhin ang asyenda. Beshiwap, hindi siya yan ano? Bulong ni Dana. Alin? Balik na tanong ni Yangyang hanggang sa mga oras na yon ay hindi sinasabi ni Yangyang ang tunay na katauhan ng kanyang amo. The one who makes paasa you, alam mo na? Ani ni Dana. Gumiti lang si Yangyang at hindi sinagot ang kaibigan. Kainan na, ngunit biglang nawala si Dana. Hinanap ito ni Yangyang. Tita, nasan po si Dana? Tanong ni Yangyang. Ay nako, ewan ko ba sa batang yon? May isang waiter na kinuhit siya kanina. Tapos bigla na lang nawala. Tugon ang nanay ni Dana. Ano pong itsura? Sunod na tanong ng dalaga. Matangkad na maputi, tapos may nunal sa pisngi. Tugon ito. Nakutuban kaagad ni Yangyang ang isa sa mga nakakateks ni Dana ang kumuhit sa kanyang kaibigan kanina. Inilabas na ang pagkain at masayang kumakain ang lahat. Maraming naririnig na papuri si Yangyang. Sobrang sarap daw ng mga pagkain inihanda. Hindi nila alam na halos lahat ng pagkain ay si Yangyang ang nagluto. Natapos na silang kumain at wala pa rin Danang lumilitaw. Nagsimula na rin ang sayawan, kaya naman dumagsa na rin ang mga tao sa gitna ng plaza. Ngunit hindi interesado si Yangyang sa sayawan. Bukod sa alam nitong wala namang aaya sa kanyang sumayaw, ay nag-aalala siya sa kanyang kaibigan, na hanggang ngayon ay hindi pa lumilitaw. Patayo na dapat si Yangyang nang biglang may lalaking lumapit sa kanya. Miss? Ani nito at nilahad ang kanyang kamay. Nakasombrero ito at natatakpan ang mga mata. Nakapulong puti ang lalaki at maong na pantalon. Nagtinginan ang lahat ng nasa mesa kay Yangyang dahil sa gulat. Hindi man nakaimik ang dalaga at natulala sa gulat. Yangyang! Imik ni Nanay Rosa at tinabig ang braso ng dalaga. Isasayaw ka ng binatang nasa harap mo. Usal nito. Po? Ani ng dalaga. Tumikim ang binata at inulit ang kanyang tanong. Pwede ko bang maisayaw ang magandang binibini sa aking harapan? Tanong ng lalaki. Oo naman, iho! Sambit ni Nanay Rosa. Nahalat ang kinikilig at ito na mismo ang kumuha ng kamay ni Yangyang at inabot sa lalaki. Nagtungo ng dalawa sa gitna at nagsayaw. Oh, sabi ko naman sa'yo, hindi ba? Huwag kang yumuko kapag kinakausap ka. Sambit ng lalaki. Hinawakan ng lalaki ang dalawang kamay ni Yangyang at inilagay sa kanyang balikat. Matapos ay hinawakan naman ng lalaki ang bewang ni Yangyang. Nailing bahagya ang dalaga, subalit banayad at nawala unti-unti ang ilang ni Yangyang habang tumatagal. Matapos marinig ang sinabi ng lalaki ay napisil bigla ni Yangyang ang balikat ng lalaki at nalaman kung sino ang lalaking kanyang kaharap. Sir? Namutla ito bigla at lalong yumuko. Oh, sandali nga. Hinawakan ni Jacob ang baba ni Yangyang at inangat ng bahagya. Totoo ang sinabi ko sa'yo kanina. Maganda ka, Yangyang. Ang pamumutla ay naging pamumula. Ang ines ay napalitan ng kilig at ang pangamba ay napalitan ng tuwa. Jacob lang ang itawag mo sa akin ngayong gabi. Ayos lang ba yun, Yangyang? Hindi na nakapagsalita si Yangyang at tumango na lang ito. Buong gabing magkasama ang dalawa. Sa isang iglap ay nawalang ilang ni Yangyang at naging masaya ng gabing yon. Hindi nagtagal ay pumunta sina Jacob at Yangyang sa isang kubo malapit sa sakahan. Mula sa kanilang kinauupuan ay masisilayan ang ganda ng kalangitan. Pinanood nila ang mga bituing kumukuti-kuti tap sa langit.
Alam mo ba ngayon ko lang ulit nakita ang langit ng ganito? Sambit ni Jacob. Nagsasalita ang binata habang nakatingin kay Yangyang. Samantalang si Yangyang naman ay pinapanood ang langit. Opo nga po, sir. Ay, Jacob pala. Ang aliwalas ng langit. At ang lamig ng simoy ng hangin. Biglang bumaling si Yangyang kay Jacob. Sa kanyang pagbaling, ay nagtama ang kanilang mga labi. Mabilis na kumala si Yangyang sa halik na yon at namula. Lalong gumanda ang gabi ko, Yangyang. Nakangiting sabi ni Jacob. Kaakibat ng saya ay may kasunod na kalungkutan. Natapos ang gabi na tila naglalakad si Yangyang sa alapaap. Hindi na nito nahanap si Dana. Sabi ng kanyang nanay Rosa ay ang kanyang mga magulang na lang maghanap sa kanyang kaibigan. Baka kung saan lang ito nagpunta. Umuwi ng mag-ina tulad ni Yangyang ay umuwing masaya si Nanay Rosa. Magkatabi ang dalawa sa higaan at doon ay sinabi ni Nanay Rosa kung gaano siya kasaya ng gabing yon. Alam mo ba anak, ito ang pinakamasayang araw sa buhay ko. Pwede na nga akong kunin ng Diyos sa sobrang saya. Sabit ni Nanay Rosa. Nanay naman, masamang biro po yan. Sambit ni Yangyang at tinapik ng bahagya ang braso ng kanyang nanay. O siya, sige, binabawi ko na. Pero sa totoo lang anak, napakasaya ko habang pinapanood ko kayo ng lalaking umaya sa'yo kanina ng sayaw. Hanggaan pati ng loob ko sa binatang yun. Kaya alam kong kahit isa siyang estranghero ay mapagkakatiwalaan siya. Ani ng matanda. Opo, nay. Mapagkakatiwalaan po talaga si Jacob. Ay, si Sir Jacob po pala. Niyapos ni Yangyang ang kanyang nanay habang natutulog. Lumipas ang magdamag at kinaumagahan ay sobrang sakit ng tiyan ni Nanay Rosa. Hindi na ito makalakad sa sobrang sakit ng tiyan at nagsusuka pa. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay marami ding dumanas ng mga dinaranas ni Nanay Rosa. Halos lahat ng dumalo sa patimpalak ay sumakit ang tiyan at nagsuka. Ang hatol ng doktor ay na food poison ang mga ito. At isa na rito, si Nanay Rosa. Hindi na nakapasok si Yangyang ng araw na yon, pati na sa mga sumunod na araw, hanggang umabot ng Linggo. Nag-alala ng lubos si Jacob, kaya naman nagpa siya itong puntahan ang dalaga. Yangyang, wika ni Jacob sabay hawak sa balikat ng dalaga. Sir? Ani ng dalaga at bumaling ng tingin sa kanyang amo. Nasalayan ni Jacob ang malalim na mga mata ni Yangyang. Halata sa mukha nito ang pagod sa pagbabantay sa kanyang nanay Rosa sa ospital. Bakit hindi mo sinabing nandito kayo sa ospe? Hindi na natapos si Jacob sa pagsasalita dahil humagulgol na ng iyak si Yangyang. Sir, hindi ko na po alam ang gagawin ko. Natatakot po ako mawala si nanay. Umiiyak na tong sabi. Nandito lang ako, Yangyang. Ani ng binata. Subalit kahit anong pagsusumamo ni Yangyang sa Diyos, ay hindi siya nito pinagbigyan. Lumisan si Nanay Rosa at naiwan si Yangyang mag-isa. Mula nung araw ng fiesta ng munti, ay nawala ng parang bula si Dana. Tila naiwan sa ere si Yangyang at walang ibang karamay kung hindi si Jacob. Huling gabi na ng lamay at tanging si Jacob lang ang nanatili sa tabi ni Yangyang. Naintindihan ni Yangyang na may pinagdadaanan din ang mga magulang ng kanyang kaibigan na si Dana. Gustuhin man niyang tumulong sa paghahanap ay hindi niya kaya. Ngunit bago pa pumutok ang araw, ay may isang taong nagpakita kina Jacob at Yangyang na makakapagpalinaw sa lahat ng nangyari. Makalipas ng kulang 2 taon, Seryo! Dito! Dito ka tumulong maghakot! Sigaw ng isa sa pahinante kay Seryo. Bumaling ng tingin si Seryo. Hindi mo ba nakitang sobrang tirik ng araw sa pwesto na yan? Singhal na sabi nito. At isa pa, Don Seryo! Wala ka ng galang. Huh, Don Seryo,
Huwag ka nang mag-ilusyon na isa ka pang doon. Kabilang ka na rin naming mga mamamayang nasa laylayan ng Bansang Pilipinas. Sambit ng pahinante at tinulak si Seryo papuntang initan. Bumaliktad ang gulong ng buhay ni Seryo. Nakulong si Seryo dahil sa pagkakalat ng maling impormasyon tungkol kay Troy upang sirain ang kanyang reputasyon. Bukod doon ay lulong sa kasino si Seryo, kaya naman wala na rin itong pampiyansa sa sarili. At dahil mabait na kaanak si Troy, na kahit na sinalbahe siya ni Seryo, ay siya rin ang nagpiyansa dito. Ngunit kailangan niyang pagtrabahuhan ang ibabayad niya kay Troy. Nangamuhan bilang kargador at pahinante si Seryo at wala itong magawa kung hindi makihalubilo sa mga dati niyang tauhan. Masama man ang loob ni Seryo, ngunit wala siyang magawa. Hindi sapat ang kanyang pera upang ibalik muli ang dati niyang karangian. Hindi nagtagal ay nakakita si Seryo ng paraan upang mapabilis ang kanyang pag-angat. At ito ay ang pagtutulak ng droga. Sa ganitong paraan ay lalawak ang kanyang koneksyon at mabilis siyang kikita ng pera. Naging matagumpay ang plano ni Seryo at unti-unti itong nakabangon at sinimulan na rin itong maghanap ng mga makakasabwat sa kanyang mga plano. At dito ay nakilala ni Seryo si Danica. Nag-cross ang kanilang landas. Nakadaupang palad ni Seryo si Danica sa isang kainan malapit sa hasyenda. Nagtanong si Danica ng direksyon papuntang hasyenda. Malugod namang sinamahan ni Seryo si Danica at doon ay nagkwentuhan ang dalawa. Naikwento ni Danica ang masamang alaala niya sa nasabing lugar. Masakit bumalik sa lugar na to. Kasi akala ko kapag napasok ako sa kumpanya ni Sir Troy, magiging maayos ng lahat. Pinahiya, tinanggal niya ako sa trabaho dahil sa mababaw na dahilan. Dahil hindi ko tinanggap yung isang pangit na babaeng nag-apply. At dahil doon natanggal ako. At hindi lang yun. Kumalat na sa iba't ibang kumpanya ang nagawa ko. Kaya heto, tiis-tiis sa online selling ng kung ano-ano. Salaysay ni Danica. Naghiwalay ang landas ni Danica at Seryo. Nag-iwan ang numero si Danica upang si Seryo na lang ang kanyang tatawagin kung sakaling magawi siya muli sa lugar at masamahan siya sa pagde-deliver sa lugar. Napaisip si Seryo. Naisip nitong pwede niyang magamit si Danica sa kanyang paghihigante. Kaya kinabukasan ay kinausap niya ito at inofera ng trabaho. Nagkita ang dalawa at sinabi ni Seryo ang kanyang plano. Tulad mo, sagad sa buto ang galit ko kay Troy. Matutulungan kitang makagante sa lalaking yan kung papayag ka sa magiging plano ko. Hamon ni Seryo. Sir, baka naman po pag nagkahulihan na iiwan niyo ako sa ere. Usal ni Danica. Magtiwala ka sa akin, akong bahala. Basta stay put ka lang. At maghintay tayo ng tiyempo upang sabay nating magantihan si Troy. Ani ni Seryo. Pag-iisipan ko po, sir. Pero sana matupad ang plano niyo kay Sir Troy. Ani ni Danica at umalis. Naging maganda para kay Seryo ang sagot ni Danica. At pakiramdam nito ay nakakita na siya ng makakasama sa kanyang paghihigante. Umalis na si Danica dahil may pasok pa ito sa trabaho. Habang nasa taxi ay may tinawagan si Danica. Hon, tama ka. Pinuntahan niya na ako. At tumpakting sinabihan niya ako tungkol kay Troy. So what's our next step? Sunod-sunod na tanong ni Danica. Chill ka lang, hon. Akala nila na papaikot na nila tayo. Pwes, ngayon tayo naman ang makakaungo sa kanila. Wika ng isang lalaki sa kabilang linya. At doon na nga po nagtatapos ang ating kabanata. Sa susunod, please comment down below. Sino ang pumunta sa huling lamay ni Nanay Rosa? Makalipas ng kulang 2 taon, magsisimula na rin ang paghihiganti ni Seryo. Papayag kaya si Danica sa alok na to? At bukod doon, sino ang lalaki sa kabilang linya na kausap ni Danica? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata.
Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Junior, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Jacob, ito, matagal ko nang gustong itanong to. Ginagawa mo pa ba to dahil naghihiganti ka sa ginawa ni Tito Serio sa'yo? O ginagawa mo na to para kay Yangyang? Tanong ni Troy. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Junio, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Sa nakaraang kabanata, nagpakilala na si Troy sa lahat bilang may-ari ng asyenda. Bukod doon ay nilubos na rin ni Jacob ang kasiyahan at pinaramdam kay Yangyang ang pagiging dalaga tulad ng iba. Isang halik ang nagpawakas sa agam-agam ng dalaga tungkol sa kakaibang kilos ni Jacob noon paman. Hindi man sinabi ng diretso ni Jacob ang kanyang motibo, ay tuluyan ang nahulog ang dalaga sa kanyang mayamang amo. Subalit lahat ng saya ay may karugtong na kalungkutan. Namaya pa ang Nanay Rosa ni Yangyang dahil sa food poisoning. Bukod doon ay nawala ng parang bula ang kaibigan niyang si Dana. Nawala ang 2 taong tumanggap kay Yangyang ng buo at walang paghuhusga. Samantala, bumaliktad na ang mundo ni Serio at napabaling na sa mga mamamayan ng hasyenda. Nang dahil dito ay mas lumalim ang galit nito kay Troy. Hanggang saan aabot ang galit ni Serio? Makalipas ng kulang 2 taon, ano kayang pagbabago sa buhay ni na Jacob at Yangyang? Tunghayan ang 7th kabanata. Masayang pagbabalik po, Sir Jacob! Nasasabik na bati ni Manang Tere sa binata. Kamusta naman po ang biyahe ninyo? Sigurado na pagod po kayo sa mahabang biyahe. Gusto niyo bang magpahinga muna sa kwarto o ihanda ko na po mga pagkain? Manang, na-miss ko na po mga luto ninyo. Parang gusto ko po munang kumain bago magpahinga. Tugon ni Jacob na may ngiti sa kanyang mukha. Lumingaling nga ang binata na tila ba may hinahanap. Si Yangyang bang hinahanap mo? Ayon sa kusina, tumulong sa pagluluto. Ani ng matanda. Ewan ko ba sa batang yon? Ang sabi ko'y mamahinga siya dahil nakakapagod ang magbiyahe mula ibang bansa pabalik ng Pilipinas. Pero ayon, hindi raw siya pagod kaya ang kulit talaga. Napailing na lang si Jacob. Ngunit mas malaking ngiti ang namutawi sa kanyang mga labi. Hayaan niyo na po siya, Manang, sadyang hilig niyang magluto. Sabi ni Jacob. Imbes na dumiretso si Jacob sa kanyang silid upang makapagpahinga, ay mas ginusto nitong pumunta sa dining area at doon ay tanawin ang dalaga. Like the old times, mas gumaganda ang araw ko tuwing pinapanood kitang nagluluto sa kusina. Sambit ni Jacob sa kanyang sarili. Hindi imahinasyon ni Yangyang ang lahat. Mula ng araw na pumasok si Yangyang bilang kusinera, ay tinatanaw na siya ni Jacob mula dining area. Unang beses na makita ni Jacob si Yangyang na nagluluto sa kusina ng mansyon ay kakaibang tuwa nang nararamdaman ng binata. At mula noon, sinikap na ni Jacob na panoorin ang dalaga mula sa malayo. At nang dahil doon, ay nakukompleto ang kanyang umaga. Sir, baka naman matunaw yung si Yangyang. Biglang sumulpot si Manang Teresa sa likod ng binata. May dala itong mga mangkok at magsisimula ng maghain sa mesa. Eh, hindi naman po, Manang. Masaya lang talaga ako tuwing napapasaya ko si Yangyang. Sambit ng binata. Ilang sandali pa at si Yangyang nang lumabas sa kusina, bitbit ang isang mainit na sopas para kanilang pagsaluhan. Sir Jacob, ito na ang paborito niyong sopas. Maraming gatas yan tulad ng gusto mo. Muntik na nga maging gatas na nilagyan ng kaunting sopas yan. Pabirong sabi ni Yangyang. Salamat, Yangyang. Maupo ka na para makakain ka na rin. Ayan ito sa dalaga. Sa kulang 2 taong nagdaan, umikot ang mundo ni Yangyang. Nawala man ang kanyang Nanay Rosa na siyang nag-aruga sa kanya ng maraming taon, ay humalili naman si Jacob para gabayan siya sa kanyang pinagdadaanan. Papunta na rin pala si Troy mamaya. Ano, handa ka na ba sa pagpapakilala natin? Kung hindi pa, pwede man nating ipospone ang lahat. Huwag mong madaliin ang sarili mo. Alam kong pagod ka sa biyahe. Sambit ni Jacob
habang pinagsasaluhan nila ang mainit na sopas. Wala nang atrasan to, Sir Jacob. Simula nang nalaman ko ang lahat, lalo na kung sino may kagagawa ng pagkamatay ng maraming tao sa asyenda, kasama si Nanay, pinaghandaan ko talaga ang araw na to. Tugon ni Yang Yang. Jacob. Jacob nang itawag mo sa akin mula ngayon. At mula sa araw na to, mababago na ang tingin ng mundo sa'yo. Nakangiting sabi ni Jacob. Samantala, naging marangyang muli ang buhay ni Seryo nang dahil sa pagtutulak nito ng droga sa mga mayayamang taong kanyang kilala ay nakabawi ito at pinasok ang pagiging shareholder sa mga negosyo ni Troy gamit ang ibang pangalan. Nang dahil din sa tulong ni Danica ay nalaman ni Seryo ang iba pang negosyo ni Troy kaya mabilis silang nakapasok sa mga ito. Seryo! Nagpatawag ng meeting si na Sir Troy sa hasyenda bukas. Padadaluhin po ba natin ang front nating si Gomez? O kayo mismo ang dadalo? Tanong ni Danica. Si Gomez ang dadalo. Pero sasama ako bilang isa sa security niya. Nararamdaman kong may pasabog ang Troy na yan. Kaya siya nagpatawag ng meeting. Sisiguraduhin muna nating nalabas na ni Troy ang lahat ng kanyang bala bago tayo sumalakay. Tugon ni Seryo. Kinahapunan ay dumating na si Troy. Nag-usap ang magkaibigan tungkol sa kanilang magiging plano bukas ng gabi. Excuse me, Jacob. Magpapaalam lang ako kung pwedeng lumibot sa bayan. Isasama ko rin si Myrna. Ayos lang ba? Pupuntahan ko rin sana si na Dana. Paalam ni Yang Yang. Sige, magsama ka ng dalawang guards. At i-text mo ako time to time kung nasan ka. Utos ni Jacob. Masayang umalis si Yang Yang kasama si Myrna. Kahit na mapait ang naging karanasan ni Yang Yang sa lugar na yon, ay hindi maalis sa dalagang balikan ang mga taong tunay na nagmamalasakit sa kanya. Tulad na lang ng pamilya ni Dana. Sinundan ang tingin ni Jacob si Yang Yang at makikita sa mukha nito ang saya. Jacob, nice! Nakangising sabi ni Troy. Bakit? Yun naman talaga ang pangalan ko, hindi ba? Sambit ni Jacob. Wala lang, nabanggit ko lang. Bakit, masama ba? Pero ito, Jacob ah, matagal ko nang gustong itanong sa'yo to. Ginagawa mo pa ba to dahil naghihiganti ka sa ginawa ni Tito Seryo sa'yo? O ginagawa mo to para kay Yang Yang? Tanong ni Troy. Bumaling ng tingin ang binata na may seryosong mukha. Kasama sa plano kong lahat ng to, Troy. Nagkataon lang na si Seryo ang naging dahilan ng pagkawala ni Nanay Rosa. Kaya sino ako para hindi tulungan si Yang Yang na magantihan ng taong yon? Pareho kami ng pinagdaanan. Tinutulungan ko lang siya. Paliwanag ni Jacob. Okay, sabi mo eh. Pero hindi mo matatanggi na hindi mo na ginagamit si Yang Yang. Pinapahalagahan mo na siya at iniingatan. Sambit ni Troy. Gumisi lang si Jacob at hindi nakipagtalo sa kaibigan. Magkasamang umalis si Yang Yang at Myrna. Nagsuot lang sila ng simpleng damit at saka sumakay ng tricycle papuntang bayan. Doon ay nakita ni Yang Yang ang laki ng pagbabago ng bayan. Mas naging malinis at organisado ang lahat. Ngunit hindi pa rin maalis ang pagiging probinsya ng lugar. Naglakad-lakad ang dalawa. Dahil bagong mukha para sa lahat si Yang Yang, ay maraming taong nagtitinginan sa dalawa. Nako, Yang Yang, pinagtitinginan ka nila oh. Kasi ang ganda-ganda mo. Sambit ni Myrna. Hindi kaya ikaw ang pinagtitinginan nila. Kasi ikaw ang maganda, hindi ako. Natatawang sabi ni Yang Yang. Kung dati-rati sa tuwing naglalakad si Yang Yang sa bayan, ay halos ipagtabuyan siya ng mga tao. Ngayon ay abot ang tawag ng mga tandera sa kanya upang bumili ng kanilang mga paninda. Marami rin kalalakihan ang bumabati sa dalaga. Doon napatunayan ni Yang Yang na iba talaga ang tingin ng tao kung ikaw ay may magandang mukha. Ay ganda, dito ka na bumili! Tawag ng isang tendera. Namukhaan ni Yang Yang naturang tendera. Hindi na ito sa kalsada nagtitinda at may sarili na itong pwesto sa palengke.
Siya ang tinderang nagsasabi sa kanyang minamalas ang kanyang mga paninda sa tuwing mahihinto si Yangyang sa kanyang tapat. Ito o, sariwang mga to, ganda, bumili ka na! Ayan ang tindera. Napatingin si Mirna. Naging malapit na ang dalawa sa isa't isa, kaya naman minsan ay naikwento na ni Yangyang ang kanyang karanasan sa mga tao sa nasabing lugar. Ah, hindi po, tumitingin lang po. Nakangiting sabi ni Yangyang. Nang makalabas na sila ng bayan, ay naglakad na lang sina Yangyang at Mirna papunta sa bahay ni Nadana. Doon lakas loob na nagtanong si Mirna. Yangyang, ay mali, Ma'am Aliya pala. Anito? Itong si Mirna parang sira. Yangyang lang ang itawag mo sa akin. Tayo lang naman at wala si Jacob. Sige, Yangyang. Hindi ba yun yung palaging nang aalipusta sa'yo? Nakakainis lang, no? Kasi ngayon, ang bait-bait niya sa'yo. Inis na sabi ni Mirna. Ngumiti lang si Yangyang bago magsalita. Sabi nga ni Jacob, kill them with kindness. Huwag ka mag-alala, Mirna. Darating din ang araw na maiisip din nila mga ginawa nila sa akin. Sabay kendat kay Mirna. Ilang sandali pa at nakarating na sila sa bahay ni Nadana. Sinalubong ito ng kanyang kaibigan at niyakap ng mahigpit. Beshiwap! Sigaw ni Dana. Nag-usap ang dalawa at inalalang nakalipas na taon na dumaan. Si Dana ang huling taong pumunta sa lamay ni Nanay Rosa. Natatakot kasi ito magpakita sa lahat. Matapos nito makatakas sa mga taong dumukot sa kanya. Ngunit binabagabag siya ng kanyang konsensya dahil nalaman nitong isa si Nanay Rosa sa napahamak sa nangyari sa patimpalak. Isinalaysay ni Dana kina Jacob at Yangyang ang nangyari. Isa sa mga waiter ng oras na yon ang ka-text meet ni Dana. Habang sila'y nag-uusap ay may napansin silang kakaibang kilos ng isa sa mga bisita. Nakita nito si Seryo at kausap ang ilang waiters. May inabot ito na maliit na bote at pera. Hindi matahimik si Dana kaya naman sinudan nila ang mga ito. Hanggang sa makita nilang nilagyan nila ng kung ano ang ilan sa mga pagkain. Pupuntahan sana ni Dana si Yangyang, ngunit nakita sila ni Seryo at dinukot. Pinahirapan at tinakot. Mabuti na lang at nakatakas sila kasama ng kanyang kasama at nagtago. Labis ang konsensya ni Dana dahil hindi niya nagawang iligtas si Nanay Rosa. Kaya lakas loob itong lumabas at nagsabi kay Yangyang. Sa tulong na rin ni Jacob ay napatunayan ang ginawa ni Seryo. At isa ito sa ginamit ni Troy upang mahawakan sa leeg ang kanyang tito Seryo. Ngunit hindi ito sapat na kabayaran para kay Yangyang. Sariwa pa sa alaala ni Yangyang noong muling kinausap siya ni Jacob para sa kanyang alok. Malalim ng gabi, bakit hindi ka pa namamahinga? Tanong ni Jacob. Nasa poolside ang dalawa. Tulala si Yangyang at malalim ang iniisip. Hanggang ngayon po kasi, iniisip ko pa rin yung ginawa ng Seryo na yan sa nanay ko. Ayos lang na akong leitin at pagsalitaan niya ng masama. Pero nagdahil sa kanya, namatay ang nag-iisang taong tumanggap sa akin. Umiiyak nitong sabi. Alam kong hindi ito ang tamang panahon upang pag-usapan to, pero muli ko sa iyong iaalok ang pagpapa-plastic surgery. At bukod doon, alam mo na ako talaga ang tunay na may-ari ng buong asyenda. Kayang-kaya kitang tulungan na maghiganti kay Seryo. Pati na rin sa mga taong nang aalipusta sa'yo. Alok ng binata. Walang pagdadalawang isip na pumayag si Yangyang. Lumipad ang dalawa sa ibang bansa. Pinaayos ni Jacob ang mukha ng dalaga. At habang nandun sila, ay hindi sinayang ni Yangyang ang kanyang oras. Habang nagpapagaling, ay pinakuha ito ni Jacob ng short courses upang mas malinang ang kanyang husay sa pagluluto. At bukod doon, ay pinasok na rin ni Yangyang ang kursong cosmetology upang matulungan ang mga gaya niyang may mababang self-esteem dahil sa kanilang itsura. Sa lumipas na taon ay pinaghandaan ni Yangyang ang kanyang pagbabalik. Malalim ang sugat na kanyang naranasan, kaya ang galit nito sa lahat ay hindi matatawaran. Matapos bisitahin ni Yangyang si Dana, ay inimbita niya ito sa patimpalak. Hindi naman nabigo si Yangyang at dumelo sila sa kanyang paanyaya.
Nagpanggap na isa sa mga security ni Gomez si Serio. Mula sa malayo ay nagmamasid si Serio. Matagumpay na naman itong nakapasok sa asyenda na walang nakakakilala sa kanya. Nagmamasid sa paligid at tinitignan kung anong meron at nagkaroon ng ganitong hadaan sa asyenda. Nagsimula nang magsidatingan ng iba. At laking gulat nito nang may makitang isang pamilyar na mukha na matagal niya nang hindi nakita. Hindi ito maaari. Patay ka na. Hindi pwedeng buhay pa si Jacob. Sambit nito sa sarili na makita si Jacob na paakyat ng stage kasama ang isang magandang dalag. At doon na nga po nagtatapos ang ating kabanata. Sa susunod, please comment down below. Ngayong nasiwalat na sa lahat ang mga nangyari sa nakaraan, paano kaya patatakbuhin ng tadhana ang kasalukuyan? Nagimbal si Serio nang makita niyang pamangkin itong si Jacob. Ano kayang gagawin nito? Sa kabilang banda, magsisimula na maghiganti si Yangyang sa mga taong nang alipasta sa kanya. Hanggang saan naabot ang puot na kanilang nararamdaman? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Junior, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Sir, kung hindi niyo po ikakagalit, pwede po ba akong magtanong? Ano yun? Hindi ko po kasi sinasadyang marinig ang pag-uusap ninyo sa telepono kanina. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Junior, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Sa nakaraang kabanata, pumayag na si Yangyang sa naging alok ni Jacob. Nang dahil sa pagkamatay ng kanyang nanay Rosa, ay namuo ang matinding galit ito kay Serio. Dalawa na silang naghihigante para sa pagkamatay ng kanilang mga minamahal. Ngayong ipapakilala na si Yangyang sa lahat, ano kayang susunod na gagawin ni Serio? Anong mga gagawing hakbang ni na Jacob para sa kanilang paghihigante? Tunghayan ang pangwalong kabanata. Danica! Gigil na sabi ni Serio. Sigurado ka bang naging amo mo noon ay si Troy? Hindi si Jacob? Jacob Casiano? Sino pong Jacob? Sa ilang taon ko po sa kumpanya ni Sir Troy bilang HR, wala po akong naaalala na Jacob Casiano na pumasok sa kumpanya nila, sir. Sigurado po ako doon. Si Sir Troy po, siya po ang naging amo ko. Siya rin po may-ari ng asyenda. Bakit po? Maang-maangan ni Danica. Napaisip si Serio at hindi naglaon ay nahimasmasan ng bahagya. Naisip nitong siguro nga ay walang alam si Danica sa mga ito. Buo ang tiwala ni Serio kay Danica, kaya naman hindi ito naghinalang may tinatago si Danica sa kanya. Binaba na ni Serio ang telepono at minatsyaga na lang si Jacob, pati na rin ang kasama nitong magandang dilag. Nasa stage na sina Jacob at Yangyang. Karamihan sa mga matatanda na dumalo ay namumukaan si Jacob at hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Hindi ba yung nasa stage ay ang anak ni Don Julio na si Jacob? Hindi ko makakalimutan ang mukhang yan dahil madalas din siyang isama ng kanyang ama noon sa bayan. Sambit ng isang matanda. Oo, kay bait ng batang yan. At niminsan ay hindi naging sakit sa ulo ng kanyang mga magulang hanggang siya ay nagbibinata. Usal naman ang isa. Ang alam ng lahat ay kasamang natupok ng apoy ang kawawang si Jacob. Lubos ang dalamhati ng lahat dahil sa murang edad, akala nila ay pumanaw na ito. Nagsimula nang magsalita si Troy upang wakasan ang mga katanungan sa isipan ng lahat. Alam kong maraming nagtataka sa inyo, lalo na sa dalawang kasama ko ngayon. Ladies and gentlemen, malugod kong ipinapakilala ang tunay na may-ari ng buong hasyendang ito. The son of the late Julio Casiano, Mr. Jacob Casiano. Sambit ni Troy. And his lovely wife, Mrs. Aliyah Casiano. Dagdag pa nito. Noong una ay hindi makapaniwala ang karamihan. Nagulat dahil hindi nila akalaing buhay pa pala si Jacob,
at ngayon ay nasa harapan nila. Nagpakilala ang dalawa sa lahat. Makikita sa mga matatandang naroroon ay saya dahil ngayon ay kampante silang isang mabuting kasyano ang hahawak at mamamalakad sa buong asyenda. Bukod doon ay nag-anunsyo na rin ang dalawa ng kanilang mga proyekto para sa mamamayan ng naturang lugar. Maraming namangha sa gandang taglay ng asawa ni Jacob na si Aliyah. Makinis na balat, balingkinita na katawan at magandang mukha. Tila diwata ang itsura ni Aliyah na sadyang nabibighani ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang butihing may bahay ni Jacob Casiano na si Aliyah. Malugod ko pong sasabihin sa inyo na sobrang saya ko at sa wakas ay nakapagpakilala na kaming dalawa sa inyong lahat. At ngayong kilala nyo na kami, ay gusto ko pong sabihin na marami po kaming plano sa ating lugar upang mas mapaunlad pa natin ito. Hindi lang para sa mga kalalakihan, kung hindi pati na rin sa ating mga kababaihan. Kaya po sana ay makilahok po ang karamihan upang mas mapalawak po natin ang ating magiging samahan. Pahayag ni Yang Yang bilang Aliyah. Tinatag ni Aliyah ang isang proyekto sa mga kababaihan. Tuturuan niyang gumawa ang mga ito ng sarili nilang sabon gamit ang organic na sangkap. Alinsunod dito ay kukuha din siya ng mga tao mula sa hasyenda upang maging tauhan niya sa kanyang negosyong beauty line. Natuwa ang karamihan lalo na ang mga dalaga ang gustong makapagtrabaho. Sa kabilang banda ay nagingit-ngit naman si Serio. Dahil doon niya lang naisip na pinaikat lang siya ni Troy at ni Jacob. Naiisip nitong pinagtatawanan siya ng kanyang mga pamangkin dahil nagawa nila siyang paglaruan ng matagal na panahon. Muli itong tumawag kay Danica. Danica, kailangan na natin kumilos. Pinipikon talaga ako ng mga pamangkin ko. Okay po, sir. Ang ibig po bang sabihin nito ay pumapayag na kayo sa beauty line na gusto ko? Tanong ni Danica. Oo, kailangan nating tapatan kung anumang meron sila. Magandang ikaw ang makipagkompetensya sa asawa ni Jacob. At ako nang bahala sa magaling kong pamangkin. Gigil nitong sabi. Napangiti si Danica. Okay po, sir. Bukas na bukas sisimulan ko ng lahat. Makakaasa po kayong matatapatan ko lahat ng gagawin ng asawa ni Jacob na si Aliyah. Sambit nito mula sa kabilang linya. Paano mo nalaman ang asawa ni Jacob ay si Aliyah? Biglang nagtaka si Serio sa sinabi ni Danica. Natigilan tuloy si Danica at agad na nag-isip ng palusot. Po, hindi po ba sa inyo nasabi na may investment si Sir Troy sa isang beauty line sa pangalan ng isang Aliyah Casiano? Sikat ang beauty line niya, kaya naisip ko na siya ang babaeng asawa ng sinasabi niyong Jacob Casiano. Pinaniwalaan naman ito ni Serio at binaba na ang linya. See? Ani ng isang lalaking katabi ni Danica ng oras na yon. Nasa loob ang dalawa ng isang sasakyan at tanaw nila ang plaza sa hasyenda. Sabi ko naman sa iyo, Han, huwag kang magmamaktol at mainip. Mabuti na lang naniniwala sa mga sinabi mo yung Serio. Kung hindi, mabubulilyaso pa ang mga plano natin kung nagkataon. Tama ka, Han. Mabuti na lang talaga at nakinig ako sa'yo. Huwag kang mag-alala. Next time, makikinig na ako sa'yo at mag-iingat. Sambit na Danica at hinalikan sa labi ang kasamang lalaki. Natapos na ang pagpapakilala sa dalawa. Nagkakasiyahan na rin ang lahat. Ngunit isa sa kanilang mga guard ang kumalabit kay Jacob at may binulong. Tumayo ito at nagpaalam kay Yang Yang. Lumayo ito bahagya. Akala nito ay hindi ito mapapansin ni Yang Yang, ngunit nagkakamali siya. Sinundan nito ni Yang Yang ng palihim, at nakitang may isang lalaking kumausap kay Jacob. Sir, pasensya na po. Ito lang po nakuha kong impormasyon mula sa presinto. Usal ng isang lalaki. Yan po ang listahan ng mga empleyado at mga nasawi sa mansyon, pati ang litrato ng ilan. Sige, salamat. Kahit papaano ay may nakikita na akong pag-usad sa pinapahanap ko sa'yo. Sambit naman ni Jacob. Mula sa hindi kalayuan ay narinig ni Yang Yang ang dalawa. Kumirot bahagya ang kanyang puso. Hanggang ngayon pala pinapahanap niya pa rin ang babaeng nagligtas sa kanya.
Malungkot itong sabi. Isang babae ang pinapahanap ni Jacob. Ang babaeng nagligtas sa kanya mula sa sunog noon sa hasyenda. Minsan na itong tinanong niyang niyang kay Jacob at nasaktan ito ng lubos sa kanyang nalaman. Sir, kung hindi niyo po ikakagalit, pwede po ba ako magtanong? Ani niyang niyang. Nasa Mexico ang dalawa. Doon isinagawa ang plastic surgery niyang niyang. Sa buong operasyon ay hindi iniwan ni Jacob ang dalaga. Palagi itong nasa tabi ni Yang Yang at nagbibigay ng lakas ng loob para sa dalaga. Ngunit isang gabi, namamahinga na sana si Yang Yang ay narinig nitong may kausap si Jacob mula sa telepono. Pinakinggan niya ito at doon nalaman na may pinapahanap pala itong babae sa hasyenda. Narinig pa nitong galit na galit si Jacob dahil wala pa rin silang mahanap na lead sa kanyang pinapahanap. Ano yon? Tugon ni Jacob. Hindi ko po kasi sinasadyang marinig ang pag-uusap niyo sa telepono kanina. Hindi malaman ni Yang Yang kung paano niya itatanong ito kay Jacob. Natigilan tuloy ito at tinitigan na lang si Jacob. Wala naman sigurong masama kung sasabihin ko to sa'yo. Panimula ni Jacob. Kitang-kita sa mga mata ni Yang Yang ang pagiging interesado. Ikinwento ni Jacob ang nangyari sa kanya noong pilit niyang tinakasan ang kamatayan. Kung paano pinatay ni Serio ang kanyang mga magulang at ang babaeng nagligtas sa kanya. Gusto ko siyang pasalamatan. Dahil kung hindi dahil sa kanya, malamang nasa kamay pa rin ni Serio ang asyenda. Pero sa kabilang banda, kung nawala man ako noong oras na yon, kasama na rin ako ni na Papa at Mama. Nakakalungkot lang na iniwan nila ako ng nag-iisa. Salaysay nito. Parang tinusok ng maliit na aspili ang puso ni Yang Yang. Kitang-kita kasi nito sa mga mata ni Jacob na hindi lang pagpapasalamat ang nais nito sa babaeng tumulong sa kanya. Nag-umpisa na namang mangliit si Yang Yang sa kanyang sarili at madismaya dahil ang buong akala niya ay napapansin na siya ni Jacob. Nilubos na ng dalaga ang pagtatanong. Lakas loob nitong inalam kung paano nakaligtas si Jacob sa kanyang tiyo Serio sa mahabang panahon. Kung ganun po, paano po kayo nakita ni Sir Troy? Hindi ba't pamangkin din po ni Serio si Sir Troy? Magpinsan po kayo? Sunod-sunod na tanong ni Yang Yang. Tama ka. Pamangkin ni Serio si Troy sa kanyang dating asawa. Nagkataon na naging malapit kaming dalawa ni Troy nung bata pa lang kami dahil naging supplier namin ng pataba ang mga magulang ni Troy. Naaalala ko pa noon na naging palaboy-laboy ako. Makarating lang sa kinaroroonan ni na Troy. Nagulat sila na buhay ako at doon kinupkop ako. Alam nila ang kasakiman ni Serio. Dahil kahit mismong asawa niya ay hindi na pagtiisan ang kanyang masamang ugali. Naging mabait sila sa akin. At hanggang ngayon ay nagtutulungan kami ni Troy upang pagbayaran ni Serio mga ginawa nito sa mga mahal namin sa buhay. Katulad mo kami, Yang Yang. Gusto namin pabagsakin ang Serio na yon at pagbayaran ng lahat ng kasalanan niya sa mga magulang at kaanak namin. Habang sinasabi ni Jacob ang lahat ng yon, ay makikita sa mga mata nito ang matinding galit. Kaya naman mula noon ay pumayag na si Yang Yang na maging instrumento ni Jacob upang tulungan nito sa kanyang mga plano. Iniisang tabi nito ang kanyang nararamdaman sa binata at nais na naig ang utang na loob nito kay Jacob. Lumipas man ang taon, ay hindi pa rin huminto si Jacob sa paghahanap sa babaeng iyon. At nanatili pa rin ang kirot sa puso ni Yang Yang tuwing mababalita ang pinapahanap pa rin nito ni Jacob. Ma'am! Gulat na sabi ni Lando. Bakit parang malungkot na naman kayo? May problema po ba? Ma'am ka dyan. Yang-yang na lang kung tayong dalawa lang. Hindi ako sanay na tinatawag na ma'am. Lalo na kung kayong tumatawag sa akin. Sambit ni Yang-yang. Naku, baka kasi mapagalitan ako ni sir kung Yang-yang lang itawag ko sa inyo. Bili na bili niya kasi yon para maprotektahan namin kayo. Katwira ni Lando. Hindi na nakipagtalo si Yang Yang. Bumaling ito sa kinaroroonan ni Jacob at kausap nitong lalaki. Sinunda naman ito ng tingin ni Lando at nakuha na nito kung bakit malungkot ang dalaga.
Naku ma'am, dahil ba kay sir kaya ganyan ang mukha ninyo? Muli nitong tanong. Natigilan si Yang Yang at hindi inamin kay Lando ang katotohanan. Hindi, ikaw naman. Ano kasi, naaalala ko lang ang mga nangyari sa akin dito nung hindi pa ganito mukha ko. Yun lang. Sige, mauna na ako sa'yo ha. Sambit ni Yang Yang at nagmamadaling umalis. Matapos ipakilala ang dalawa sa lahat, ay lalong naging masigasig sina Jacob upang mas mapaunlad ang asyenda. Sinimulan na rin mangalap ni Yang Yang ng mga tauhan sa kanyang proyekto. Tutok si Yang Yang sa pagkilatis ng kanyang kukunin sa asyenda. Peshiwap! Ay, Ma'am Aliyah pala. Ani ni Dana. May mga aplikante na sa labas. Papapasukin ko na ba sila o maghintay pa tayo ng mga darating? Tanong ni Dana. Papasukin mo na sila para masimulan ko ng interview. Wala tayong dapat masayang na oras. Ani ng dalaga. Kitang-kita ang dedikasyon ni Yang Yang sa kanyang ginagawa. Siya mismo ang kumakausap isa-isa sa mga aplikante at pantay-pantay ang tingin nito sa lahat. Maraming natanggap at laking pasasalamat nila dahil makakatulong na sila sa kani-kanilang pamilya. Hay nako, Beshiwap. Kahit na gumanda ka na, yung puso mo hindi pa rin nagbabago. Usal ni Dana. Tapos na ang interview at naghahanda na ang dalawa sa pag-uwi. Anong ibig mong sabihin? Bakit puso bang inoperahan sa akin para magbago ako? Hindi ba't mukha naman? Kaya bakit ako magbabago? Natatawa na sabi ni Yang Yang. Eh, kasi tulad sa mga pelikula, gumanda lang, yumaman lang, nag-iba ng ugali. Pero ikaw, hindi, kahit na karamihan sa mga magulang ng aplikante, mga taong lumalait sa'yo nun. Sabi ni Dana. Ano ka ba, hindi naman silang may kasalanan nun. Oo, masakit yung mga sinabi ng mga magulang nila nun sa'kin. Pero hindi naman sila yun. Ikaw talaga. Ani ng dalaga. Habang nagkakwentuhan ang dalawa, ay may isang bisitang hindi inaasahan ang dalawa. Mahusay! Ani ng isang lalaki. Pumapalakpak pa ito habang papasok sa silid kung nasaan ang magkaibigan. Magandang facilities at maganda rin ang may-ari. Dagdag pa nito, sabay titig kay Yang Yang. Humigpit ang hawak ni Yang Yang sa kanyang upuan nang makita kung sino ang nakapasok sa loob. Sino ka? Tapos na ang interview at puro babae lang ang tinatanggap naming aplikante. Sambit ni Yang Yang, hindi nito pinapahalata ang kanyang takot. Wow! Ang tapang naman ng asawa ng pamangkin ko. Ako dapat ang magtanong sa'yo kung sino ka. Lumapit ito kay Yang Yang. Isa kang estranghera dito sa asyenda. Hindi ako makakapayag na basta-basta niyo na lang pamahalaan ito. Usal ni Seryo na may pagbabanta. Guard! Guard! Sigaw ni Dana. Ngunit walang sumasagot sa mga ito. Pasensya na. Pinatulog na sila ng mga tauhan ko. Dapat siguro kumuha kayo ng mas matinong tauhan. Eh hindi man lang pinagpawisan ng mga alaga ko sa kanila. Sambit ni Seryo. Namumuuna ang takot sa dalawa. Lumapit palalo si Seryo kay Yang Yang at hinawakan ng maganda nito mukha. Huwag kang mag-alala. Ito nga palang pagbati ko sa'yo bilang parte ng pamilya Kasyano. Hindi kita gagalawin sa ngayon, pero mag-iingat ka. Kasi hindi ko gusto ang tabas ng bibig mo at yung mga titig mo. Ani ni Seryo at tinignang mabuti ang mukha ni Yang Yang. Tila kinikilates niya ito at minimorya ang mukha. Hindi ako natatakot sa'yo. Usal ni Yang Yang at tinadya ka ng maselang bahagi ni Seryo. Nagulanta ang mga tauhan ni Seryo. Kinuha naman itong pagkakataon ni Yang Yang at Dana na makatakbo sa fire exit ng gusali. Hahabulin sana ito ng iba pang tauhan ni Seryo, ngunit pinigilan niya na ito. Huwag niyo na siyang pag-aksayahan ng panahon. Makakaganti din ako sa babaeng yan. Gigil na sabi ni Seryo. At doon na nga po nagtatapos ang ating kabanata. Sa susunod, please comment down below.
Matapos ang pagbabanta kay Yangyang, ano kayang gagawin ni Jacob kapag nalaman niyang tungkol sa ginawang pagbabanta ni Seryo? Magsisimula na rin kumilos si Danica para makapaghiganti kay Jacob. Sino kaya ang taong nakukunan ni Danica ng impormasyon? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Shhh! Nandito na ako. Kilala kita, Yanya. Hindi ka okay. Sabihin mo anong nangyari. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Sa nakaraang kabanata, matapos ipakilala ni Troy sa lahat si Jacob, marami ang nagulat sa kanyang pagbabalik. Dahil ang buong akala ng lahat ay nasawi na rin si Jacob kasama ng kanyang mga magulang sa sunog. Bukod doon ay kasamang ipinakilala ni Troy si Yangyang bilang asawa ni Jacob at sa pangalang Aliyah. Maraming nabighani sa ganda ng dalaga at humanga sa kabaitan nitong taglay. Tila diwatang itsura ng dalaga, kaya naman maraming humanga rito. Ngunit taliwas ito sa naging reaksyon ni Seryo. Nagngingit-ngit ito sa galit at agad nang kinumpirma ang lahat kay Danica. Pinabulaan na naman ito ni Danica at nang mamaang-maangan sa lahat ng nangyari. Hindi alam ni Seryo na nahulog na siya sa patibong ni Danica. Nakuha na nito ang buong tiwala ni Seryo at bumuo na ng plano upang pabagsakin sina Jacob at Yangyang. Paano haharapin ng dalawa ang galit nina Seryo at Danica? Tunghayan ang pangsyam na kabanata. Nagtungong fire exit ang magkaibigan. Mula doon ay binagtas nila ang parking lot at agad na sumakay sa sasakyan. Marunong ka magmaneho, Beshiwap? Nagtatakang tanong ni Dana. Hindi na muna ito sinagot ni Yangyang at pinag-seatbelt lang ito kaagad. Mamaya na tayo magkwentuhan. Kailangan na muna nating makatakas kay Seryo. Sambit nito habang nakatuon ang kanyang mga mata sa daan. Kumapit ng mahigpit si Dana at halos tumalo ng kanyang puso sa kaba. Mabilis na pinaandar ni Yangyang ang sasakyan hanggang sa makarating sila sa isang bahay malayo sa mansyon. Nagtataka si Dana dahil hindi sila dumiretso sa mansyon at sa tagal na niyang nakatira sa asyenda ay may ganito palang lugar sa kanila. Nasaan tayo? Tanong ni Dana habang nililipot ang mata sa gate ng bahay. Mamaya ko na sa'yo ipapaliwanag. Hintayin muna natin si Jacob at si Troy. Sambit ng dalaga. Pumasok na ang dalawa sa loob ng bahay. May isang kasambahay na sumalubong sa kanila. Pinagpalagay ni Dana na ito ang katiwala ni na Yangyang upang magbantay sa naturang bahay. Nagtungo ang dalawa sa sala at doon naupo at naghintay. Hindi makikitaan ang kaba o takot si Yangyang ng mga oras na yon. Kalmado lang ito at halatang malalim ang iniisip. Hindi tulad ni Dana na halos himatayin na kanina sa takot. Kaya naman pinilit na rin kumalma ni Dana. Tinawagan ni Yangyang sina Jacob at Troy. Walang sinabing anumang detalye si Yangyang sa dalawa. Ang tanging sinabi lang nito ay pinuntahan sila ni Seryo. Matapos abisuhan sina Jacob ay binalingan na ng tingin ni Yangyang ang kaibigan. Pasensya ka na, Dana, kung pati ikaw ay maaaring madamay. Panimula ni Yangyang. Nakatingin lang si Dana at nakinig sa kaibigan. Doon na sinabi ni Yangyang na ang bahay na ito ang kanilang safe house. Ang mga plano nila at ang dahilan kung bakit nagawang itago ni Jacob ang kanyang katauhan. Ang ibig sabihin ba nito ay planado niyo ang lahat? Pati ang pagpanggap mo bilang asawa ni Sir Jacob? Tanong ni Dana. Tumangulang si Yangyang at bumuntong hininga. May kanya-kanya kaming dahilan kung bakit namin to ginagawa. Ako, para kay nanay ang lahat ng to. Kaya sinikap kong pag-aralan ang lahat. Pinaghandaan ang araw na magkaharap kami ni Seryo. Kailangan kong maging matatag at hindi ako maaaring matakot sa kanya dahil kung hindi,
Hindi ko mabibigyang hustisya ang ginawa niya kay Nanay Rosa. Mariing sabi ni Yang Yang. Matapos marinig ang lahat ay naintindihan na ni Dana kung bakit ganoon na lang ang tapang ni Yang Yang mula pa kanina. Ilang minuto lang ay nakarating na kaagad si Jacob. Yang Yang, ayos ka lang? Hindi ka ba sinaktan ng hayop na yon? Sabihin mo! Sambit ni Jacob. Humahangos itong pumasok sa loob at agad na nilapitan si Yang Yang. Nakuha pa nitong hawakan si Yang Yang sa dalawa nitong balikat at tinignan ang buo nitong katawan. Hayop na seryo yon? Bumaling si Jacob sa kasama niyang tauhan. Hanapin niyo si Seryo ngayon at manmanan. Ibalita niyo sa akin oras-oras kung anong mga kilos niya, kung saan siya pumupunta at kung sino-sino mga katransaksyon niya. Walang kukurap sa pagmamatsyag sa kanya. Naintindihan niyo? Sigaw ni Jacob. Opo, boss! Ani ng isa sa mga tauhan ni Jacob at nagmamadaling umalis. Jacob, okay lang ako. Hindi niya ako sinaktan. Sambit ni Yang Yang, sabay hawak sa kamay ni Jacob. Nanginginig ito sa galit at namumula na rin ang mukha ng binata. Pero pinagbantaan niyo po si Yang Yang, sir. At hinawakan po ang mukha. Sumbong ni Dana. Napabaling si Jacob kay Dana at lalong nagalit ito kay Seryo. Tinignan din ni Yang Yang si Dana at sinamaan ang tingin ng kaibigan. Waring sinasabi na huwag nang palalain ang sitwasyon. Yung totoo, Yang Yang, anong ginawa sa'yo ni Seryo? Ulit na sabi ni Jacob at tinitigan ang mga mata ni Yang Yang. Hindi ko mapapatawad ang lalaking yon kung sakaling may gawin siyang masama sa'yo. Dagdag pa ng banata. Natulala si Dana. Tila ba nanonood siya ng eksena sa pelikula kung saan natatakot ang bidang lalaking mawala sa kanya ang kanyang kasintahan. Bukod sa mga sinabi ni Dana, wala na. Sabi ko naman sa'yo, ayos lang. Nahinto si Yang Yang sa kanyang pagsasalita nang bigla siyang niyapos ng pinata. Ramdam nito ang matipon ng bisig ni Jacob. Mahigpit, ngunit banayad ang pagkakayakap ni Jacob sa kanya kung kaya't nanlambot bigla si Yang Yang. Kilala kita, Yang Yang. Hindi ka okay. Kumala si Jacob sa pagkakayakap nito kay Yang Yang. Sabihin mo, ano nangyari? Doon na nagsimula magkwento si Yang Yang at nakaramdam na ng takot. Sabi niyo nga sa laban na to, hindi dapat ako pangunahan ng takot. Kaya sinikap kong maging kalmado, Jacob. Nagawa namin tumakas kay Seryo pero bakit ngayon nararamdaman ko yung takot na anumang oras pwede niya kaming saktan? Umiiyak na sabi ni Yang Yang. Shhh! Nandito na ako. At pangako, ito na ang unang huling beses na mangyayari ito. Ani ni Jacob at muling niyapos ang dalaga. Hindi naglaon ay kumalma si Yang Yang. Pati na rin si Danay na panatag na din ang kalooban. Dumating na rin si Troy galing Maynila at nag-usap ang magkaibigan. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung pati si Yang Yang mawawala sa akin ng dahil kay Seryo. Gigil na sabi ni Jacob. Kumalma ka, Jacob. Hindi tayo makakapag-isip ng maayos kung pangungunahan ka ng galit. Ani ni Troy. Patuloy pa rin ang pagsisiyasat namin kung saan nakakuha si Tito Seryo ng malaking halaga pambayad sa akin. Lalo tuloy ako naghinalang may ginagawang anomalya si Tito Seryo. Anong balak mo, Jacob? Ang buong akala ko pa naman, tapos na ang laban natin kay Tito Seryo. Pero mukhang nagsisimula pa lang lahat. Ani ni Troy. Tama ka. Hindi dapat ako pangunahan ng galit. Hindi ko lang matanggap na hindi akong pinupunterian niya kung hindi si Yang Yang. Huminga ng malalim si Jacob at saka muling nagsalita. Tuloy pa rin ang lahat. Walang magbabago sa plano. Papalaguin pa rin natin tong asyenda. Doble ingat na tayo sa lahat ng taong nakapaligid. Alam ko may pinaplano pa yung Seryo na yan. At dapat nating paghandaan yan.
Mas humigpit ang seguridad ni Yang Yang, lalo na ngayon at may pagbabanta ng nangyayari. Dahil si Lando ang pinakamatagal at pinakamahusay na tauhan ni Jacob, ay siya na ang nakatokang magbantay sa dalaga. Bukod doon ay matagal na ang pinagkakatiwalaan ni Jacob si Lando, kaya mas mapapanatag ang kanyang loob kung si Lando ang magbabantay kay Yang Yang sa lahat ng oras. Tila anino ni Yang Yang si Lando na kahit saan ito magtungo ay nakasunod ito. Noong una ay naiilang si Yang Yang dahil mahigpit ang pagbabantay ni Lando sa kanya. Ngunit kinalaunan ay nasanay na rin si Yang Yang. "Ma'am," tawag ni Lando, "nandito na po tayo." Usal ni Lando nang makarating na sila sa kanilang destinasyon. "Yang Yang na lang, please. Huwag na, ma'am," sabi ni Yang Yang. "Tayong dalawa lang naman. At saka pare-pareho lang naman tayong tauhan ni Jacob," dagdag ng dalaga. "Kahit na, ma'am, pinagkatiwala ka sa akin ni Sir. Kaya gagawin kong lahat, maprotektahan ka lang," sabit ni Lando habang nakasulyap sa front mirror ng sasakyan. Kitang-kita ni Lando ang biglaang pamumula ni Yang Yang nang dahil sa kanyang mga sinabi. "Sa totoo lang, ma'am, malaki ang utang na loob ko kay Sir Jacob. Kung hindi sa tulong niya, wala na ako sa kinaroroonan ko ngayon. Siguro palaboy pa rin ako sa kalsada at pariwara ang buhay." Sisimula na sana ni Lando ang kanyang kwento, ngunit nakita nitong naghahanda na si Yang Yang para sa kanyang meeting. Natigilan na lang ito at nanahimik. Hindi na inusisa pa ni Yang Yang ang nais ikwento ni Lando, ngunit tila kinurot ang kanyang puso sa paraan ng pagsasalita ni Lando. "Siguro nga talagang mabait si Jacob. Hindi lang halata sa kilos at paraan niya ng pananalita," nakangiting sabi ni Yang Yang sa kanyang sarili habang naglalakad patungo sa conference room. Pagpasok ni Yang Yang sa conference room ay nanlaki ng bahagya ang kanyang mga mata. Nagulat ito dahil nakita niyang isang babaeng hinding-hindi niya malilimutan. Biglang nagbago ang aura ni Yang Yang. Taas na itong lumakad papasok at naupo. "Okay, let's start," ani ni Yang Yang. Nagsimula nang magpakilala ang kamiting ni Yang Yang at ito ay si Danica, ang babaeng nagpahiya sa kanya noong siya'y nag-a-apply bilang kusinera sa mansyon ni Jacob. "I want to present to you all of my products," ani ni Danica at inisa-isa ang kanyang mga produkto. Nakipag-meeting si Danica upang alukin si Yang Yang ng kanyang mga produkto. Dahil hindi pa kilala ang beauty line ni Danica, ay gusto niya sanang mag-invest si Yang Yang sa kanya. Habang nasa gitna ng pag-represent, ay tinanong ni Yang Yang si Danica ng mga technical questions tungkol sa kanyang produkto. At kung minsan ay pinapaikot sa mga tanong na alam naman ni Yang Yang na hindi alam ni Danica ang sagot. Sinasadyang ipahiya ni Yang Yang si Danica sa lahat. Napapansin ito ni Danica kaya naman unti-unti na itong nainis sa dalaga. Hanggang sa matapos ang kanyang pag-represent, ay wala pa rin siyang tamang sagot sa mga tanong ni Yang Yang. "I'll review your products. Tatawagan ka na lang ng secretary ko. Salamat," sambit ni Yang Yang at sinara ng folder na kanyang hawak. "You may go." Inilapag na lang ni Yang Yang ang folder sa kanyang mesa at dumambot ng iba pang folder. Halatang hindi ito interesado sa pre-present ni Danica. "Huh? Yun lang ang sasabihin mo, Miss Aaliyah? After all the explanation I've done?" Pagtataka ni Danica. Tiningnan pang pasulimpat ni Yang Yang si Danica. "Yes. In this industry, hindi ka dapat padalos-dalos magdesisyon. It can be a make or break opportunity. At ayoko mag-take risk. I have my own reasons why I should or shouldn't make business with you, Miss Danica." Mariing sabi ni Yang Yang na may halong pagbabanta. "Marami akong empleyado na hawak at umaasa sa bawat desisyon ko. Hindi lang to pera-pera, Miss Danica. It's about the welfare of my employees." Napakagat ng kanyang mga labi si Danica. Ngunit kinontrol nito ang kanyang sarili at naging mahinahon pa rin. "Okay, Miss Aaliyah,
I'll wait for your call. Hopefully. Yun na lang ang nasabi ni Danica. Walang nagawa si Danica kung hindi ang umalis. Pagsakay nito sa kotse, ay agad siyang kinamusta ng isang lalaking nakaupo sa driver's seat. Kamusta? Kumagat ba siya sa pain natin? Tinanggap ba niya ang proposal mo? Sunod-sunod nitong tanong. No! Nanilisik ang mga mata ni Danica sa galit. Pinahiya niya ako sa harapan ng board kanina. Nipakinggan ang presentation ko, hindi niya magawa. Pagbabayad siya. Lalong kumukulo ang dugo ko sa babaeng yan. Chill, hon. May plan B pa naman tayo, hindi ba? Chill ka lang. I promise. Gagamitin ko lahat ng connections ko para mabilis kong makuha ang spotlight kay Yangyang. Pangako. Sambit ng lalaki at hinalikan sa noo si Danica. Tinupad ng lalaki ang kanyang pangako kay Danica. Ilang buwan lang lumipas at umasenso ng mabilis ang beauty line na Danica at halos napantayan nito ang mga produkto ni Yangyang. Lahat ng meron si Yangyang ay tinapatan nito at inatig si Yangyang na makipagkompetensya sa kanya. Ngunit imbes na maalerto si Yangyang, ay mas tinuon ito ang kanyang atensyon sa kanyang mga manggagawa sa asyenda. Tuloy pa rin ang produksyon nito ng mga organic na sabon upang matulungan ang mga mamamayan sa asyenda. Isang umaga, nasa opisina ang magkaibigan. Nagbabasa ng newsfeed si Dana. Beshi Wap, nakita mo ba yung balita? Usal nito. Nagmamadali pa itong lumapit kay Yangyang at hinarap sa dalaga ang kanyang telepono. Pakiramdam ko talaga yung may kakaiba dito sa Danica na to eh. Parang nakikipagkompetensya siya sa'yo. Tignan mo, may organic soap na rin sila. Meron ding mga serum at toners na organically made. O hindi ba't meron din tayo ng mga to? Sinulya pa ng tingin ni Yangyang ang sinasabi ni Dana. Matapos basahin ang balita, ay napangiti na lang si Yangyang at ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Ano ka ba, Dana? Talaga namang may kompetensya sa pagninegosyo. Hindi maiiwasan yan. At saka baka nagkataon lang ang lahat. Hanggat hindi naglalabas ng bad publicity ang si Danica, hindi ako magpapa-apekto sa mga balitang lumalabas tungkol sa mga produkto niya. May tiwala ako sa mga produkto natin, Beshiwap. Kalmadong sabi ni Yangyang. Ang tawag dito ay friendly competition. Nang dahil sa mga sinabi ng dalaga ay natauhan si Dana. Bukod doon ay ayokong dumagdag pa si Danica sa isipin namin ni Jacob. Ito nga kay Sergio ay nangangapa pa rin tayo kung anong susunod na kilos niya. Iintindihan ko pa ba yung si Danica? Kung sa bagay. Pero hindi ko pa rin aalisin ang pagmamatsyag ko sa Danica na yan. Aba, alam kong pinaghirapan mo rin ang beauty line mo, Beshiwap. At tama ka. Hanggat walang siraan na nangyayari, magiging friendly competition lang na mamagitan sa inyo ng Danica na to. Usal na Dana. Umiling lang si Yangyang at hindi na inintindi ang sinabi ng kanyang kaibigan na si Dana. Makalipas ang ilang araw, ay may masamang balitang gumimbal kay Yangyang. Beshi Wap! Sigaw ni Dana habang papasok sa opisina ng dalaga. Nakita mo na ba to? Ang alin na naman na may bagong produkto si na Danica. Di ka ba nagsasawa kakastok kay? Natigilan si Yangyang nang makita ang picture na nakapost sa isang sikat na page sa social media. Nangilabot si Yangyang at namutla. Saan nila nakuha ang litrato na yan? Sambit ng dalaga sa sobrang gulat. At doon na nga po nagtatapos ang ating kabanata. Sa susunod, please comment down below. Ano kayang nakita ni Yangyang at ganun na lang kanyang reaksyon? Nagsimula nang kumilos si Danica laban kay Yangyang. Paano kaya ito haharapin ang dalaga? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Junio, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Habang karga ni Jacob si Yangyang, ay napatitig ito sa maamong mukha ng dalaga. Ang maliit nitong mukha,
Maliit na ilong. Mahahabang pilik mata. Maliliit na labi. Hindi pa rin nagbabago ang tingin ko sa maganda mong mukha, Yangyang. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Sa nakaraang kabanata, dahil sa inis ni Seryo sa mga nangyari, ay pinuntahan nito si Yangyang at tinakot. Mabuti na lang at nagawang tumakas ng magkaibigan. Nagtungo sila sa safe house at doon na malagi pansamantala hanggat wala pa si na Jacob at Troy. Noong una ay naging kalmado ang dalaga. Ibinalita nito sa magkaibigan ang mga naganap. Ngunit nang nakita na ni Yangyang si Jacob at lubos ang pag-aalala ng binata sa kanya, ay tsaka ito nakaramdam ng takot at naiyak na lang bigla. Nagalit si Jacob dahil sa naranasan na trauma ni Yangyang sa ginawa ni Seryo, kung kaya't pinaghigpitan nito ang seguridad ng dalaga at ginawang personal bodyguard ni Yangyang si Lando. Pinangako rin ni Jacob sa dalaga na hindi na mauulit ang pangyayaring yon. Bukod sa ginawang pananakot ni Seryo, ay kumilos na rin si Danica. Matapos tanggihan ni Yangyang ang kanyang proposal, ay nakipagkompetensya na ito sa dalaga. Hindi na bahala si Yangyang noong una, ngunit isang umaga, may balitang gumimbal sa mundo ni Yangyang. Ano kayang litratong pinakita ni Dana? Tunghayan ang pangsampung kabanata. Beshiwap! Kalat na kalat ang mga litrato mo sa lahat ng social media. Bawat scroll ko, puro yan ang lumalabas. Nababahalang sabi ni Dana. Bukod dito, may mga memes na rin silang ginawa sa pictures mo. Beshwa, pinagawa ka nilang katatawanan kahit na wala kang pahintulot na gamitin sa mga ganitong litrato mo. Hindi umimik si Yangyang at kinuha ang cellphone ni Dana. Isa-isa niyang binasa ang mga komento at pahayag ng iba. Pati na rin ang mga memes na ginawa sa kanya. Nag-umpisa na rin manginig ang kamay ni Yangyang at maiyak sa masasakit na pahayag ng mga tao tungkol sa kanyang dating mukha. Nakita ni Dana kung gaano naapektuhan ang kanyang kaibigan. Hinawakan ni Dana ang balikat ni Yangyang. Beshiwap, alam ko hindi ka okay. Wika nito. Kung pwede ko nga lang sagutin lahat ng mga yan, ginawa ko na. Pero kasi kung gagawin ko yon, baka malaman nilang ikaw yan. Ano ka ba? Ayos lang ako. Nginig na sabi ni Yangyang, sabay pahid ng kanyang mga luha. Patuloy pa rin ang panginginig ng kanyang mga kamay. May ayos bang ganyan? Alam ko na tatawagan ko si Sir Jacob, sandali lang. Sigurado akong may mas magagawa si Sir Jacob kesa sa akin, ang sasama nila. Kinuha ni Dana ang kanyang cellphone na hawak ni Yangyang at idadial na sana nito ang numero ni Jacob. Nagbigla siyang hinawakan ni Yangyang at pinigilan. Huwag na. Sabi ko naman sa'yo, hindi ba ayos lang ako? Sambit ni Yangyang at pinahid muli ang mga luha sa kanyang mga mata. Napatikim pa ito upang mawala ang pagkakagaralgal ng kanyang boses gawa ng pag-iyak. Marami ng problema at iniisip si Jacob ng dahil kay Seryo at sa mga proyekto sa hasyenda. Ayoko nang dumagdag pa sa mga pasanin niya. Kahit na pinipilit gumiti ni Yangyang ay hindi pa rin humihinto sa pagtulo ang makukulit niyang luha. Tsaka ano ka ba? Yung mga comments nila, napahangit, mukhang alien, mukhang bakay kang at pang Halloween at kung ano-ano pa. Narinig ko na yan lahat-lahat, hindi ba? Kaya wala na sa akin yan. Usal nito na para pang pinipilit niya ang kanyang sariling umiti. Ay, ano ba to? Bakit pa kasi napakaiyakin ko? Parang ito lang, naiiyak na ako. Tumawa ito ng pilit. Kahit napanay pa rin ang pagtulo ng kanyang mga luha. Nadurog ang puso ni Dana. Alam nitong nasasaktan pa rin ang kanyang kaibigan sa kanyang mga nabasa. Sumagi sa isipan ni Dana ang ilang mga katanungan tulad ng anong masama sa pagkakaroon ng ganong mukha? Katulad ng dating mukha ni Yangyang. Ito bang magdidikta ng katangian ng isang tao? Pag ba may depekto ang mukha ng isang tao, hindi ka na pwedeng itrato ng tama? Bakit kailangang laitin at husgahan ng isang tao base sa panlabas na anyo? Lahat ba ng magaganda ay mabuti rin ang kalooban?
Pag maganda, wala na silang kapintasan? Paano kung malaman nila ng mukha ka nilang nilalait ay siya rin isa sa pinaka kinahuhumalingan at hinahangaan ng mukha ngayon? Ilan lang ito sa mga naisip ni Dana. Success si Dana sa naging buhay ni Yang Yang mula noon hanggang ngayon. Kung paano siya nilait-lait ng dahil sa kanyang depektibong mukha noon at kung paano siya hangaan at igalang dahil sa magandang mukha niya ngayon. Kaya naman nagagalit ito dahil halos lahat ng tao sa kanilang paligid ay nakabase sa itsura kung paano nila itrato ang isang tao. Napabuntong hininga na lang si Dana at hinimas ang likod ng kaibigan. Kahit anong isip niya at galit ay wala pa rin siyang magagawa upang ipagtanggol ang kanyang matalik na kaibigan. Sige, ikaw ang bahala. Ay nako, bakit ba kasi ang bait mo masyado? At kung sino man ang nagpapakalat ng pictures mo nun, maging masaya sana siya sa ginagawa niya. Pag-ingkit-pikit, di yung ganito. Lumaban siya ng harapan. Duwag siya kung sino man siya. Gigil na sabi ni Dana. Tinawanan lang ni Yayang si Dana. Gumaan ang bahagya ang kanyang pakiramdam. Laking pasasalamat niya dahil nasa tabi niya palagi ang kanyang matalik na kaibigan. Akala ng dalawa ay hanggang doon lang ang lahat. Pinili na lang naman nahimik ni Yang Yang. Naisip kasi nito na wala namang mapapala ang mga nagkakalat ng issue dahil ilang tao lang naman ang nakakaalam na siya at si Aaliyah ay iisa. Pauwi na ang dalaga na may tumawag sa kanya. Kinukuha ang kanyang reaksyon tungkol sa isang blind item na siyang tinutukoy. Hindi naman nagbigay ng komento ang dalaga. Pinanindigan nito ang kanyang katahimikan. Subalit hindi pa natatapos ang gabi ay dagsa na ang tawag kay Yang Yang pati kay Dana nang dahil sa kumakalat na balitang tungkol sa isang sikat na negosyanteng babae na di umano'y ginamit ang isang mayamang hasyendero para makapagpalit ng mukha. Isang manggagamit na babaeng gumamit ng iba para makaahon sa kahirapan. Habang nasa biyahe ay sumasakit na ang ulo ni Yang Yang sa balita. Nakauwi na si Yang Yang nang tumawag si Dana sa landline upang makausap ang kaibigan. Pinatay na kasi ni Yang Yang ang kanyang cellphone upang hindi na makatanggap ng anumang tawag mula sa press. Nasa kabilang linya si Dana at lubos na nag-aalala sa mga nangyayari. Ay, Beshi Wap, anong gagawin natin? Sigurado bukas magpapatawag ang board tungkol dito. Sigurado akong nakarating na rin sa kanilang chismis. Nag-aalala na sabi ni Dana. Ikaw ang tinutukoy ng issue. Hindi pa ba to bad publicity? Kailangan natin tong patigilin. Sigurado bababa ang sales natin ng dahil dito. Hindi na mapakalipas si Dana sa mga nangyayari. Sumandal si Yang Yang at huminga ng malalim. Beshi Wap, good or bad publicity man to, it's still publicity. Masyado na tayo na burnout sa mga nangyari sa maghapon. Kailangan na nating magpahinga para makapag-isip ng paraan tungkol sa mga nangyayari. Pero sa ngayon, hayaan muna natin na magpakasaya kung sino man ang nagkalat ng chismis. Ayokong kumilos na hindi pinag-iisipan ng lahat. Ayoko magpadala sa bugso ng damdamin. Okay lang ba yun, Dana? Ay, okay, sige. Kahit naman matalik kitang kaibigan, ikaw pa rin ang boss ko, kaya sige. Magpahinga muna tayo. Tumasang bukas ay magiging maayos ng lahat. Sabit ni Dana. Pagkababa ng telepono at pumikit si Yang Yang at nag-isip ng malalim, hanggang sa hindi na nito napansing nakatulog na pala siya sa sofa. Habang mahimbing na natutulog si Yang Yang ay siya namang dating ni Jacob. Maning tere! Sigaw ni Jacob at sa kanyang pagbaling ay nakita nito kaagad si Yang Yang na mahimbing na natutulog. Agad na lumapit ang matanda at pinatahimik si Jacob. Shhh! Hinahan mo ang boses mo! Usal nito sabay turo kay Yang Yang. Bakit naman dyan siya natulog? May sarili naman siyang kwarto. Ay nako, Yang Yang talaga! Ani ng binata. Lumapit ang dalawa at pinagmasdan ang dalaga sa kanyang pwesto. Ano ka ba? Malamang pagod sa trabaho si Yang Yang. Kaya siguro hindi niya na namalayan na nakatulog na pala siya. Mabuti pa't dalhin mo na siya sa kwarto niya nang mas makapagpahinga pa siya ng maayos.
utos ng matanda. Hindi nagdalawang isip si Jacob na sundin ang utos ni Manang Tere. Binaba nito ang kanyang bag sa sofa at saka marahang binuhat ang dalaga. Oh, dahan-dahan at baka magising si Yangyang, paalala ng matanda. Habang karga ni Jacob si Yangyang ay napatitig ito sa maamong mukha ng dalaga. Ang maliit nitong mukha, maliit na ilong, mahahabang pilik mata, maliliit na labi. Hindi pa rin nagbabago ang tingin ko sa maganda mong mukha, Yangyang. Mahinang wika ni Jacob. Nakarating na si Jacob sa pinto ng kwarto ni Yangyang. Pumasok na ito doon at inihiga ang dalaga sa kanyang kama. Marahan niyang binaba si Yangyang at kinumutan. Ayan, para mas makapagpahinga ka ng maayos. Mahinang wika nito habang inaayos ang higa ng dalaga. Mas napalapit ang mukha ni Jacob kay Yangyang at muli itong napatitig sa mukha nito. Nagunita ni Jacob ang nakaraan mula nung una niyang nakita ang dalaga sa kalsada sa bayan. May nakapatong na bilao sa kanyang ulo at naglalako ng kakanin. Hinaplos nito ang kaliwang bahagi ng mukha ng dalaga na kanyang pinaayos. Kahit na bago ko na ang mukha mo, kahit na gumaganda ka lalo sa paningin ko, hindi-hindi ko pa rin makakalimutan kung gaano kaamong mukha mo noong una kitang nakita. Doon pa lang nahulog na ako sa'yo. Bulong ni Jacob at hinalikan sa noo ang dalaga. Napagpasyahan nitong umupo muna sandali sa tabi ng dalaga. Walang kamalay-malay si Yangyang na ang kanyang katabi ng gabing iyon ay si Jacob. Binantayan ito ng binata habang hinahaplos ang kanyang buhok. Kinabukasan nagising si Yangyang na maaga. Nagulat ito dahil nasa kwarto na siya at wala sa sofa. Sabi niya sa kanyang sarili na baka inilipat siya ni Manang Tere at Mirna. Kaya naman pagbaba nito ay agad siya nagpasalamat sa dalawa. Manang, hindi ko na namalayang kagabi na nakatulog na pala ako sa sofa. Dapat kinising niyo na lang ako imbis na kayong naglipat sa akin sa kwarto. Paghingi ng paumanhin ni Yangyang sa dalawa. Kumunot ang noon ni Mirna at nagtaka sa sinabi ni Yangyang. Ha? Huh? Nagtataka nitong sabi. Siniko bigla ni Manang Tere si Mirna at nagsalita. Ano ka ba? Ayos lang. Magaan ka lang naman, Yangyang. Kayang-kaya ka namin ni Mirna ang buhatin mula sa sofa hanggang sa silid mo. Hindi ba, Mirna? Bumali ang matanda kay Mirna at pinanglakihan ang mata. Ha? Oo, magaan ka. Oo, kagabi sa sofa. Tapos sa kwarto mo, buhat ka namin. Tama, sambit ni Mirna. Osha, magpalit ka na muna ng damit, Yangyang, at kahapon mo pang suot yan. Maghahanda na kami ng agahan, utos ng matanda. Agad namang sinunod ng dalaga ang utos ng matanda. Halos kurutin naman ni Manang Tere si Mirna dahil hindi nito kaagad sinakyan ang kanyang mga sinasabi. Ayaw ipaalam ni Jacob na siya ang nagdala sa dalaga sa kwarto at binantayan niya ito magdamag. Lumipat lang ito sa kanyang silid ng madaling araw na upang hindi siya makita ng dalagang nakabantay sa kanya. Nang umagang din iyon, ay sabay na nag-agahan ang dalawa. Hindi nagpahalata si Jacob sa mga nangyari ng gabing iyon. Matapos ay naghanda na sila sa kanilang pag-alis. Sa kani-kanilang mga lakad, si Jacob ay lilibot na kasyenda upang bisitahin ang palayan na taniman at si Yangyang naman ay papasok ng opisina. Naunang natapos si Jacob kaya una itong lumabas. Nakita ng binata si Lando na naghihintay sa tabi ng sasakyang gagamitin ni Yangyang. Lando, kamusta si Yangyang? Hindi ba siya nahihirapan sa trabaho niyo? Wala bang seryo na umaaligid? Tanong nito. Wala po, sir, pagmamalaki ni Lando. Ayos naman po si Ma'am Aliyah. Napagod lang po siya kahapon dahil sunod-sunod ang meetings niya. Pero kayang-kaya po yun lahat ni Ma'am. Mabuti naman. Wala ka bang nababalitaan sa opisina na nagiging problema nila? Sunod-sunod na tanong ni Jacob. Wala naman po, sir. Bakit po? Balik tanong ni Lando. Wala. Sige, mauna na ako. Mag-iingat kayo papasok ni Yangyang. At tulad ng palagi kong pinag-uutos, balitaan mo ako oras-oras kung nasaan at sinong kasama ni Yangyang. Naintindihan mo, Lando? Sambit ni Jacob bago sumakay sa kanyang motor.
Opo sir, makakaasa po kayo. Ani ni Lando. Lingid sa kaalaman ni Yang Yang ay palagi siyang kinakamusta ni Jacob kay Lando. Oras-oras din kailangan mag-text ni Lando kay Jacob para malaman nito kung nasaan ang dalaga. Lihim nitong inaalam lahat ng ginagawa ni Yang Yang upang makasiguro na ligtas ito at nasa maayos na lagay ang dalaga. Ilang sandali pa at bumaba na si Yang Yang. Sinalubong ito ni Lando at pinagbuksan ang pinto. Ma'am, pasok na po kayo. Ani nito. Salamat. Nakangiting sabi ni Yang Yang. Habang nasa sasakyan ay panay ang papuri ni Lando sa kasuotan ng dalaga. Madalas din itong magkwento ng kung ano-ano upang hindi sila mainip sa biyahe. Nang dahil dito ay naging malapit ang dalawa sa isa't isa. Hay nako, Lando. Napakarami mo talagang kwento. Sabit ni Yang Yang habang tumatawa. Ah, syempre naman, ma'am. Araw-araw akong magbabaon ng kwento. Para lagi kong naririnig ang mga tawa at makita ang ngiti mo. Usal ni Lando. Biglang naging seryoso ang tono ng pananalita ni Lando. Tila may pinapahiwatig ito sa dalaga. Ha? Sabit ni Yang Yang. Mas gumaganda ka kasi, Ma'am Aliyah, kapag lagi kang nakangiti. Ikaw kasi yung tipo ng babae na dapat laging pinapasaya. Wika nito. Nakuha pa nitong ihinto ang sasakyan sa isang tabi at lumingon kay Yang Yang. Tinitigan ang mga mata ng dalaga na para bang nagpapahiwatig ng matinding paghanga sa dalaga. Kung sana'y kasing kisig lang ako at kasing yaman lang ni Sir Jacob, hindi mo na kailangan gawin lahat ng to. Dagdag ni Lando. At doon na nga po nagtatapos ang ating kabanata. Sa susunod, please comment down below. Nagpapahayag na nga ba si Lando ng kanyang pagtingin sa dalaga? Paano na si Jacob? At sino nagpakalat ng lumang litrato ni Yang Yang? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Junior, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat!